Hello po, Steffi here. Welcome to my channel. Ang ating tarot card reading naman ngayon ay para pa rin po sa inyong request na tambalang Kai Chi. Arnella Kyle and Chi. Kyle Chi nga, di ba? So, sa kanan para kay Chi. Kaliwa para kay Kyle. Alright? So, ito po yung cards ni Chi Filomeno. Alright? Dagdag shuffle lang po ito. Okay. And of course, ang cards ni Kyle. A cherry or a carry? Kyle. Okay, so tambalang Kai Chi. Sana tama yung tambalang yan. Okay, so next. Two of Wands and Page of Swords. Oh, okay. Two of Wands ni Chi. Oh, yan. So, maring merong dilemma, namimili sa kanyang options, maring dalawang options. Parehong mahalaga, pareho ding mabigat. So, kailangan mamili, isa lang. Alright? Si Kyle naman, yan ang mga spy niya sa likod. Mga taong nakabasid, maraming mata sa paligid, mga pinya. Or maring siya mismo yung spy, nag-i-spy kay Chi. Okay? Or maring updated lang din sa mga ganap sa buhay ni Chi. Pasilip-silip sa social media accounts siguro. Ganun. Para din magkaroon siya ng info. Or makilala niya yung tao. Maring ganun. Okay. So, next. Seven of Swords and Four of Wands. Okay, si Chi, ayan, maring nakaranas ng ganyan or makakaranas ng betrayal or cheating, panloloko, pandaraya, kasinungalingan or lalayasan or nilayasan, tinakbuhan dahil merong nakuha sa kanya or kanyang pag-aari. Okay. Si Kyle, yan ang kanyang stability sa buhay. Maring nakabili ng mga bagong ari-arian. Maring sasakyan, lupa, bahay, ano pa. Basta yung kanyang mga gustong bilhin. Or maring din yan ang mga celebrations or gatherings with friends, family, yung ganun. Or maring kasal yan. Meron sigurong ikakasal sa family or sa relatives or kung nasa tamang edad man siya. Yun, maring siya yung ikasal. Okay? Or maring yan yung kanyang family din. Alright? Or maring maraming intriga about the family. His family. Alright, next. Okay, Judgment and the Seven of Cups. Judgment card ni Chi. Oh, ito yung kanyang wake-up call or awakening. Ganyan. Umuusbong. Ready to fly. O, oh, diba? Ano pa? Maaring ito din yung kanyang final decision. Maaring meron siyang clarity of mind kaya nagkaroon ng final decision sa buhay. So, mare ang naka-trigger ay ang sinundang card. Ayan, kung saan nakaranas siya ng panloloko or pandaraya. Kaya, kinailangan niyang, ayan, mamili sa dalawang options. Okay? So, kung meron mang dalawang options, maring ito yung kanyang final decision dun sa kanyang dilemma. Alright? Si Kyle, ayan, mahilig sa daydreaming. Maraming pangarap lang siguro. Okay? So, maaring isa sa kanyang options or pangarap ay ito, ang dream wedding, maari. Or, maaring marami siya masyadong pinagpipilian sa kanyang choices. At sabay-sabay ang mga ito. Kaya naman, nalilito siya kung alin ang ipaprioritize, alin yung uunahin. Okay? So, kailangan siguro isa-isa lang.
muna, one at a time, para hindi malito. Alright? So, next. Or maaaring commitment issues yan pagdating sa relationships or sa marriage. Yung sinundang card. Okay. Two of Wheels and Five of Swords. Oh, meron talagang ano, pinagpipilian si Chi. Dalawa na naman. Okay? So, maaaring alin or sino yung kailangan niyang piliin. Maaaring ganun. Okay? Pero, mukhang nakapili na siya kasi nandiyan si Judgment card na kanyang final decision. Okay? Si Kyle, ayan ang mga bagong conflicts or maaaring conflict lang. Maaaring merong kasagutan, kabangayan, kaaway, kaalitan, ganon. Or maaaring merong mapang-abuso sa salita or merong mapang-abuso sa relationship. Okay? Or maaaring yan ang mga bullies or siya mismo yung nambubully. Okay? Next. The Hangman and World. Wow. Hangman ni Chi, yan ang kanyang sakripisyo. Maaari ding feeling idle or feeling restricted. Maaari. Okay? Or maaaring ito nga yung paggamit niya ng kanyang dunong ng talino para sa mga bagay-bagay. Okay? Or maaaring yan nga yung kanyang sakripisyo para dito sa kanyang options. So, kailangang mag-sacrifice ng isa or maaaring sinacrifice niya mismo yung kanyang sarili para magkaroon ng final decision. Okay? World card ni Kyle, yan ang chapter ng kanyang buhay na kanyang natapos or nakompleto or maaaring merong nakompletong kurso siguro or program or whatever na merong katapusan. Maaaring seminar din or convention. Ganon. Okay, kaya ngayon naman ay panibagong chapter na kanyang tatahakin. New beginnings. Ganon. Or maaaring maaaring ito, yan, at ito. Yan ang isang chapter na natapos sa kanyang buhay. Kaya naman nagsisimula. Or maaaring yan ang kanyang mga travels. Alright? Next. Page of Wheels and Ace of Coins. Oh. Page of Wheels ni Chi. Yan ang kanyang pagiging very patient. Maaaring ding bagong trabaho ito. Or kaperahan. Money news. Okay? Or maaaring meron siyang important message or mensahe para kay Kyle. Or maaaring meron siyang regalo. Or maaaring ding offer ng apology or conflict. Offer ng apology or sorry kung meron man silang conflict. Okay? Kung meron silang conflict dito sa card ni Kyle. Na iyan. Alright. Ace of Coins ni Kyle. O, diba? So, kung merong natapos dyan, new beginnings. So, ito yung kanyang new beginnings. Maaaring paparating ng mga bagong trabaho, promotion, pagtaas ng kita or salary or income, new investment, new business. Okay? Kaperahan. Parehong meron silang money news. Alright. Next. Eight of Wheels and Four of Coins. O, Eight of Wheels ni Chi. Yan ang kanyang pagiging busy. O, diba? Working harder. Workaholic. Ini-enjoy ang trabaho. Kaya, madali na lang para sa kanya. Master na niya. O, diba? Sanay na sanay. Okay, si Kyle naman. Yan ang kanyang pagtitipid ng kaperahan. Okay, para sa future, maring nagsisave lang talaga para naman, 'di ba, sa kanyang security din at ng kanyang family. Or maring kung hindi man siya nagtitipid diyan, nagtitipid ng kaperahan ay maring
naghihigpit sa kanyang pera or naghihigpit sa kanyang damdamin or sa kanyang feelings or sa kanyang puso. Okay? Maring dahil dito sa conflicts na iyan. Okay? Kaya ngayon parang nag-iingat, o di ba? Alright, so next. King of Swords and Seven of Wheels. Oh, Seven of Wheels naman ni Chi. Merong hinihintay. Okay, oh yan. Parang yung kanyang wheels, tinanim niya dun sa lupa. Parang nagtanim. Kasama ang hirap, pagod, pawis. Ngayon naman, hinihintay yung resulta, yung ani, yung harvest. Hinihintay yung income, kung kaperahan man ang kanyang in-invest. Okay. Or, maring ano, yan din yung sinundang card. Kaya very hardworking. Ayan, in-enjoy ang trabaho dahil maraming delays siguro sa kanyang hinihintay. Okay, kaya nagpapakabisi sa work. Alright. Oh, sorry. Ito naman kay Kyle. Oh, yan ang kanyang pagiging intentional leader or pagiging strategic sa kanyang mga plano. Okay? So, maaaring ito ang isang strategy niya. O, di ba? Yan, ang magtipid-tipid sa kaperahan or maaaring maghigpit muna sa kanyang puso. Maaari. Alright? So, last cards na po para sa tambalang Kai Chi. Or nila Kyle and Chi. Okay. Ace of Wands and Four of Swords. Ace of Wands ni Chi. Ganda. Ace, mga bago. Bagong project. Yan din ang kanyang inspirasyon. Okay, inspired para gumawa ng kanyang sariling craft, maring sariling business or whatever na gusto niyang gawin, maring ding sariling project or program, maring ding sariling channel or whatever. Okay, basta nga Ace, maganda. Yan ang kanyang passion. Oh, yun, mara ding maging business niya yung kanyang passion. Okay, si Kyle, yan ang pagiging tahimik muna. Kagaya ng paghihigpit niya sa kanyang puso, ay kailangan mo nang manahimik siguro or maging silent. Okay, or maring gusto niya mo nang mag-retreat, mapag-isa, mag-relax, mag-unwind, mag-recollect. Okay? Or mag-rest lang para maka-recover. Alright, so yun po yung tarot card reading ng Tambalang Kai Chi. I hope you enjoyed and thank you so much for watching. Again, please don't forget to like and subscribe to my channel. Abangan nyo po yung susunod nating tarot card reading. Shout out to my best ever family. Light and love to all. Bye for now.